Na-debit ka? Oh, Yung nag-withdraw no! ka pero walang lumabas na pera? Uh-oh. Ano nga bang gagawin pag nangyari ito sa'yo? So mga langga, bago matapos yung video na to, please don't forget to like and subscribe kung hindi ka pa po nakasubscribe sa channel na to. And please click the bell button para po ma-notify kayo ng aking bagong uploads. Hello mga langga, welcome back to my channel. So yun, meron po nagtanong sa akin. Yun, nag-comment siya kung ano yung dapat niyang gawin kasi na-debit siya. So yun, ano nga ba yung ibig sabihin pag sinabing na-debit? Or bakit siya nangyayari? Pag sinabi pong na-debit ka, ibig sabihin yung nag-withdraw ka tapos wala kang nakuhang pera. Tapos, yun, bakit siya nangyayari? Kasi may time na kunwari nagkataon na nagkaroon ng technical issues or network problem yung bank na pinag-withdrawan mo or yung bank mo mismo. So, ano nga ba yung gagawin natin kapag nangyari yun sa atin? So, yun mga langga, pag kunwari nag-withdraw ka, pagpasok mo ng card, tapos yun na, nag-process mo na yung transaction. Tapos, nakuha mo na yung card. Tapos ang tagal, hindi lumabas yung pera. Oh, kung kunwari, yun, nagkaroon ka na ng ano na, hala, na-debit ako, ganito, ganyan, walang lumabas ng pera, ganyan, ganyan, parang ano, wag po kayo maging hysterical or relax lang po kayo. Ang gawin po ninyo is kung kunwari, nag-check kayo agad ng balance, tapos hindi bumalik, tapos nakita nyo, hala, wala talaga, ganyan, ganyan. Ang gawin nyo po, hintay lang po kayo na ilang minuto pa. Tapos siguro mga at least 30 minutes, ganyan, ganyan. Kasi may time po na bumabalik naman siya agad. So yun, kung kunwari, paano pag wala talaga, anong gagawin mo? Kunwari, na-withdraw ka on-site, tapos yung branch is open. So yung gagawin nyo lang po is pasok lang po kayo dun sa loob, tapos i-inform nyo lang po yung ano, yung personal doon, sabihin nyo lang na yun nga, na-debit kayo. Tapos ang gagawin po nila is bibigyan po kayo ng form, complaint form, tapos lalagay nyo lang po doon yung card details nyo, ganyan-ganyan. Fill up nyo lang po yun. Tapos yun, tandaan po natin na hindi po siya ibibigay agad. Under investigation po yun. So yun, i-check siya. Kasi sa machine po, pag any transaction na gawin nyo sa machine or kahit anong pindutin nyo doon, nakikita siya. So kung kunwari mag-balance inquiry ka lang, tapos nagpindot ka. Pati yung pagpindot mo ng pin, lalabas din doon. Pero hindi lumalabas yung mismong pin mo. So huwag po kayo mag-alala. Makikita lang na nagpindot ka ng pin. Pero yung mismong pin mo, hindi po nagre-reflect doon. Kunwari, na ibigay nyo na kay, ano, kay branch, bibigyan po nila kayo ng turnaround time kung kailan nyo po i-expect or kailan po kayo nila tatawagan or i-inform na regarding sa status nung complaint ninyo. So, paano naman kung kunwari, tawag dito, off-site, tapos di kaya close yung branch. Yung gagawin lang po natin is tatawag po tayo kay customer service. Tapos, yun, i-inform nyo lang po si customer service na nangyari, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Make sure po natin na inonote po natin yung reference number or yung ticket number na ibibigay nila sa inyo. Yung ticket number po na yun is kakailanganin po natin para sa pag-follow up. Just in case, beyond doon sa turnaround time or kung kunwari, 3 to 5 working days. Tapos, upon checking ng balance mo, wala pa rin bumabalik or hindi pa rin bumabalik yung amount na ano na na-debit sa'yo. So yun, tawag ka ulit kay customer service, tapos ibigay mo lang yung reference number para mas mabilis nila makita yung previous report mo. Para ano po, hindi na kayo magkwento pa from scratch or ganyan-ganyan, para hindi po masayang yung oras yung sa pagkwento ulit. So yun, kasi syempre, pag tumawag po kayo kay customer service or nag-complain po kayo doon, nirecord po nila yon. So yun yung, kaya po kayo binibigyan ng ticket number para sa next na follow-up nyo, mas mabilis po yung pag-track nila nung ano nyo, nung complaints ninyo. And yun, meron po akong ibibigay na tip sa inyo. Kung kunwari, pag nag-withdraw kayo, after nyo makuha yung card, make sure po na abangan po natin agad, or abangan po natin yung pag-dispense ng pera. Kasi yung cash dispenser po natin, hindi kanya, paglabas niya ng pera, hindi niya po hihintayin kung anong petsa mo siya kukunin. Ang gagawin po nun, meron siyang certain time or certain period lang or parang seconds lang talaga siya. Tapos, kina-capture niya na. Kasi yun po, yung control nun is para maiwasan na may ibang makakuha nung pera mo.
Kasi syempre, hindi natin maiwasan na may mga moments talaga or may mga time talaga na lutang tayo, wala tayo sa sarili, ganito ganyan. Yung pagkapasok natin ng card, pindot-pindot ganyan, nag-pin time ganyan. Tapos paglabas ng card, kinuha lang natin yung card, tapos alis tayo agad. So yung, yun, hindi natin namalaya na hindi natin nakuha yung pera. Tapos saka lang natin na ano, saka lang natin napansin na, ay wala pala yung pera, Diyos ko, ganyan. So yun, yung control po nun, kaya po siya kinakain agad. Kasi just in case nga mangyari na wala tayo sa sarili or nakakaano tayo, lutang tayo, hindi siya agad makukuha ng sumunod sa'yo, so, or yung next sa pila. Unless, mas mabilis siyang kumilos sa'yo. Kung kunwari, nakuha mo yung card, tapos alis ka, bigla siyang pasok ngayon, so nakuha niya yung pera mo. So yun, pag nag-complain ka, tapos nakita po doon na successful yung transaction, sayang yung pera mo kasi syempre may nakakuhang iba. Kaya lagi po nating tatandaan na kapag nag-withdraw tayo, abangan po natin agad yung pag-dispense ng pera. Kasi 'di ba, kaya nga tayo nag-withdraw kasi kailangan natin ng pera. Sayang naman kung mapupunta na naman sa iba yung pera ng pinaghirapan natin, 'di ba? Sana po may natutunan kayo sa video na 'to, and kung meron po kayo suggestions or comments, please leave it po sa ating comment section. And yun, kung may natutunan po kayo, please do like and subscribe. And please click the bell button para po ma-notify kayo ng aking mga bagong uploads. See you again on my next video. Bye-bye!